And ano ba yung intro ko? Dami ko kasing intro eh. Hi mga Shokdong, and what is up sa mga Shokdong? Ano ba? And what is up sa inyo mga Shokdong? Kamusta kayo dyan? Ano na nangyayari sa inyo? Ngayon, ito sa akin. Kakagising kasi natin, and good morning nga pala. Umuulan, so hindi na ako pabiyahe. Kasi, umuulan. Tatamad ako eh. Pagpapalit ko ang isang araw ko, tapos gagawa na lang ako ng vlog. Pero kasi, meron tayong usapan eh. Ano ang pag-usapan natin ngayon? Ano gusto mong pag-usapan natin? Manood ka muna. Intro muna ako. Let's go. 1, 2, 3. Boom! Pero ito nga talaga, tulungan ko na lang kayo. So hindi ako papasok, hindi ako babiyahe. At bibigyan ko na lang kayo ng idea kung paano ginagawa natin kapag malakas ang ulan. So another tips and tricks na naman to, pero sa tag-ulan version. So bibigyan ko kayo ng mga ilang bagay, okay? Or mga gamit ko, discarte ko na ginagawa sa pagbablog ko. Hindi, joke lang. Sa pagiging Food Panda rider natin. Pwede rin to sa mga Food Panda biker, okay? So, manood ka lang. Ha? Tingnan mo, maraw po. Let's go! So, ayan guys. Back again at your screen si Boss Shotty. So, ngayon, meron akong part 2 sa tips and tutorial ko sa vlog ko na to. So, manood ka muna. Pero, syempre, konting discussion lang muna tayo. Meron tayong pag-uusapan pagdating sa ganito. Kasi, ano ba yung struggle natin kasi kapag umuulan? Siyempre, napakahirap dyan. Lalo na tayong mga rider, biker. Sabihin natin mga biker kasi siyempre sa kalye pa rin nagtatrabaho. So, meron kasi tayo tatlo dyan. So, yung tatlong kalaban natin dyan is yung una, is yung uulan ng tuloy-tuloy. Tapos, pangalawa, yung uulan, hihinto, magpaparamdam, tas hindi na ulit. Joke lang. Wala yun. Tapos, yung isa tatla, talaga is yung taragang parang bagyo na. So, bali kasi, naisipan ko to kasi ito yung ginagawa ko sa tatlong to. Ito yung mga tips and tricks ko at yung mga discarte ko sa panahon na to. So, gusto ko, bago ka sa channel ko, manood ka lang tapos huwag kang aalis kasi makakatulong sa ito. Sabihin natin 50-50 kasi video ko na to. Pero alam ko na kung curious ka kasi nandiyan ka. Nag-start ka na sa video ko na to simula intro hanggang sa oras na to. Siguro 4 minutes na to or 3 minutes nandiyan ka pa. So manood ka, sisimulan ko. Ayan guys, so eto na, simulan na natin yung number 1 na makakatulong sa atin. Although given na yung kapote, pero si kapote yung content ko. Content ko talaga kapote, no? So, pang ilang shoot ko na to, nag-error yung mic ko, tapos nag-full yung storage ng phone ko. So, pag eto talaga, wala na kayo mapapanood, bahala na kayo sa buhay nyo, di ko na kayo tutulungan. Wala na, nainis na ako, kanina pa ako nag-shoot, kanina pa. So, simulan natin. Ha? Hindi ko na ikakat to, tuloy-tuloy na to hanggang matapos tong video na to, hanggang outro. Wala nang edit talaga to, nainis na ako eh. Sige, nag-shoot ako alas 2, alas 5 na. Alas 5 na, pakita ko sa inyo ah. Oh. Yan, para makatulong ako sa inyo, tapos hindi kayo magsusubscribe, utang na loob nyo na to. Magsubscribe kayo ah. Hindi, joke lang. So, peace lang tayo dyan. So, simulan natin. Ha? Magre-review na ako. Wala na ako sa focus ko. So, simulan natin. Pag maulan talaga, magpo-provide si Food Panda ng ano, ganito, t-shirt, kapote, diba? Uniform, complete set. Eh, doon lang ba matatapos yung trabaho natin? Doon lang ba matatapos yung obligasyon nila? Oh. Siyempre, ikaw na lang mag-provide ng sarili mo dyan. Kailangan mo. Alam nyo guys, una kang pinrovide dyan is yung anti-theft bag ito. Yan. Look. Mura lang to. Alam nyo kayo naganda rito. Alam nyo. Kapag maulan, etong part na to. Itong part na to. Lumudulas lang yung tubig dyan kasi water repellent eh. Sobrang malaking tulong siya.
Tapos, eto guys. Ganyo. Yung loob niya, kahit mabasa itong labas, ito kasi yung gilid niya, hindi na siya yung parang ganito, yung parang malutong. Kaya, hindi na siya yung parang malutong. Tela na to, tapos ina-absorb niya lang, tapos pagdating sa loob, hindi mo mararamdaman kasi nga, yung tela niya parang pang ano, pang payo. Look. Yan o, guys. Yan. Nainis na ako eh, pang ilang shoot ko na to eh. Nistainis na ako eh. Ha? Yan. Hindi, joke lang. So, para sa mga aspiring rider, magsisimula pa lang or nagtatanong-tanong paano maging Foodpanda rider. Yan. Meron akong video dyan. Tapos ito, matutulong sa inyo na ito. Kapag maulan, okay lang, suot nyo siya. Nakuha ko to kay Shopee ng 350 plus shipping fee 400 plus. Yan guys. Water repellent siya. Maganda siya gamitin lang pag umulan. Kahit nakakapote ka ng labas mo pa ito, okay siya. Gamitin. Mahal siya gamitin. Dudulas lang yung tubig, makakabasa yung tela. Yan. Tips and tricks kaya, number one. Take note nyo yan. Water repellent bag, anti-tent bag. Hindi mababasa yung bag. Pangalawa, kapag may anti-tent bag ka, dapat meron ka ding pouch bag. Ayaw mo paano to. Ito na nga ginagamit to. Ano to eh, pag sikat na sikat to. Pag summer. Kasi syempre, hindi naman lahat ng cellphone na ginagamit natin, water resistant, waterproof, di ka tulad ni Samsung na pwede mong gamitin kapag umuulan. May mga water resistant siyang bag. Diba? Okay siya gamitin. Ito kasi pouch bag. Nakuha ko siya sa kaibigan ko, ka-churchmate ko na. 50 pesos lang. So, effective siya. Maganda siya gamitin. Ito siya. Ito yung switch niya. On mo lang. Switch niya on mo lang. Ayun o. Hindi tumatagos. Hindi tumatagos yung tubig. Diyan. Ayun o. Hindi tumatagos. So, yan. Kapag, ano siya, nakalock na siya, hindi na siya papasuhan ng tubig dito kasi nakasecured. Ayan. Tapos, pag nandito na yung phone mo, natatouch siya. Touchable siya. Okay to. Touchable. Ayun o, tignan mo. May hangin, hindi lumalabas kasi nga, secure na secure. Hindi papasuhan ng tubig. Nakalock. All good to, all good. Diba? Take to you. Pouch bag. Makatulong to kasi, may tali siya na sasabit, hindi ko lang dinlagay kasi nandun sa motor ko. So, malaking tulong to, lalo na kapag umuulan. Pwede mo siyang sabit, nagda-drive ka, tingin sa mapa, ganun. Yun nga lang, hindi nakakabitan. Hindi ka makakapag-earphone kung gusto mo makarinig ng mapa ni Waze, ni Google Map, or kasi nagamit mo ano. Pero, meron tayong alternate solution dyan. Dadapo na tayo sa number 3. Number 3 is to Bluetooth earphone. So, disclaimer, mura lang to. Sa mga nagtatanong, hindi to yung worth 1,005. Ano, nabili ko siya sa Libertad ng 180 pesos, Vivo yung tatak. Ang peke ito, hindi siya legitimate. Pero, malaking tulong siya kung gusto mo marinig yung music ni iSounds ni Waze, boses ni Waze kapag mga baguhan pa lang kayo, hindi nyo kabisado yung mapa, syempre kailangan nyo gumamit. Tapos, hindi kasi nga tayo makapag-earphone dahil nakalock to. So, ito yung alternate na solution para dyan. Bumila ko ng earphone. Ang long last, naglo-long last siya ng almost 1 hour, 2 hours, 3 hours. Yun. So, pag chinarge mo siya ng 1 hour, magagamit mo na siya. Okay? Kasi pero kapag mga music to, hindi ko marerecommend to kasi 1 hour lang siya nagtatagal. Mga ilang play lang ng music lobot na kasi nga peke. Don't expect too much sa mga gandong klase. Mga cheap price. So, Bluetooth earphone number 3. Malaking tulong siya kung gusto mo. Kasi syempre, ito siya. Nakasot ka ng bag. Naka-Bluetooth earphone ka. Ito, nakasabit. Para di nababasa umuulan, di ba? Magagamit siya. Makakapagtrabaho ka pa rin na maayos. Rainer siya, di ba? Okay siya. So, tapos, pangatlo, pang-apat na, marirecommend ko. Ito, hindi ko masasuggest sa inyo na gumamit kayo na ito. Yung mag-charge kayo sa motor nyo, kasi, hindi talaga siya healthy. Kasi, alam mo bakit? Yung kinoconsume mo ng phone natin, 220 volts, tapos, hindi lahat, kaya i-absorb ng phone natin. So, pwedeng ma-damage yung battery natin dyan. So, I recommend na bumili kayo ng power bank. Original na yung bilhin nyo.
original na yung kunin nyo. Original na. Wala akong original na power bank na Samsung. 10,000 mAh siya. Ayun na, legitimate. 10,000. May review ako mura lang to. 600 lang to. Yan. Link na description below. May unboxing ako nito. Naglo-long last tong battery nito. Kaya niya mag-full charge ng thrice sa isang phone. Okay, so pwede mo na rin ma-charge si Bluetooth earphone natin ng kahit 10 beses pa. Maubos lang to. Okay? So, hindi ko mare-recommend yung kasi katulad yan, umuulan, ma-charge mo ba yung cellphone mo? Oh. Ito, ang kinaganda kasi nito, pag suot mo tong bag, nag-charge ka, nandito yung cellphone mo, hindi mababasa yung cellphone, nakapag-charge ka, naka-Bluetooth earphone ka, pwede kang makapunta sa drop-off area. Makapagtrabaho ka pa rin. Kasi maririnig mo, papakinggan mo lang si Waze. Diba? So, okay siya. Yan yung mga bagay na marirecommend ko. Take note nyo, power bank. Tapos, meron pa akong isa. Ah, eto. Gamit ko kasi itong cord natin eh. Bumili kayo ng original na Romos charger. Cord. Na makakatulong para makapag-fast charge yung phone nyo. Kasi, hindi lahat mabilis mag-charge. Yan marerecommend ko. Tapos, last but not the least, hindi pala, second to the last, pwede nyo siyang gamitin pero hindi siya advisable na use, na mayu-use kasi hindi siya allowed ni LTO kasi ka-considered lang siya as sleeper. So, bumila ako nito na worth 150 sa palengke. Meron ako mga nakikita na rider na naggagamit ng ganito. Pero guys, nagtatrabaho tayo para magkapera. So, hindi, sorry sa word, pero huwag kayong pasaway. Hindi to sapatos, considered lang siya as shoes. Nagtatrabaho tayo para magkapera, hindi para magbayad ng ticket pag natikitan tayo. Okay? So, ginagamit ko lang siya kapag umuulan para valid pa rin ang excuse pag nasita ako. Kasi one time na huli na ako nito, natikitan ako. Oh, 500 pa yun, ha? Ito suot ko, reason ko umuulan. So, hindi pa rin siya valid, pero baunin nyo lang in case para hindi mabasa yung sapatos natin. So, yun lang, marirecommend ko sa inyo na gamitin nyo to. Pero, dapat baon nyo lang in case na umuulan. So, yan yung mga diskarte natin. Tapos pa, ito yung pinahuli. Kapag umuulan, hindi ko to dinadala tong thermal bag ni Food Panda. Hindi ko dinadala to kasi hindi naman siya hassle. Hindi naman sa para hassle, pero kapag dala ko to umuulan, sobrang parang abala-abala ako kasi bumibigat siya eh. Kasi may part dito na tela, ina-absorb niya bumibigat. So, ang marirecommend ko ito, yung full thermal bag ni Food Panda. Pero take note ha guys ha. Kapag dinala nyo to, tapos wala kayong box, kailangan nyo dalhin tong pizza thermal bag ni Food Panda. Kasi kapag wala kayo neto, tapos wala kayo neto, wala kayong paglalagyan ng pizza. Kasi merong mga restaurant si Food Panda na may SNR. Yan, nagpipick up yan. Sa mga pisaro, mga malalaking pizza. So, ito, siguro, pasok dito 36 inches eh. So, kumuha na ako sa Big Guy Pizza tsaka sa Pizza Telepono. Na marirecommend ko sa inyo kapag umulang kasi easy lang siya dalhin. Diba? Dadali mo lang siya. Yan. So, yan yung mga bagay na marirecommend ko sa inyo kung magsisimula ka pa lang, magawa ka pa lang sa mga sa pagiging Food Panda rider. Or sa mga Grab Food, Lala Food, Grab Express. Yan. Malaking tulong para sa inyo to. Ha? Okay. So, maraming salamat sa pagsasaya ng oras nyo. Joke lang. Sana makatulong sa inyo to, guys. Please like, comment, and subscribe sa channel ko. Huwag niyo kalimutan supportahan, guys. Road to 1K na tayo at road for monetization ng channel na si Boss Shotty. So, maraming salamat sa 951 subscriber natin dyan. Thank you. Joke lang. So, di ko na patatagalin to. Maraming salamat. At sana madala mo yan hanggang sa pagmamaneho. Ingat palagi guys, konting paalala lang, kapag malakas ang ulan, huwag na tayong tumuloy. Kapag baha, huwag na kasi mas malaki ang perwisyo madudulot sa atin nito kaysa sa kikitain natin. Ingat palagi at ride safe. Maraming salamat, stay tuned, support Filipino vloggers. Woo!